Ayan, good day everyone. Kamusta naman kayo dyan? Sagot-sagot tayo dyan, mga kapatid. Ano, wala? Walang sasagot? Dinig ba ako, guys? Yes, po, sir. Sasagot tayo, okay, Mehya. Okay. So ngayon, mag-aaral tayo, no? Unang-una sa lahat, kailangan meron kayong HS account. So, kapag meron kayong ganitong leeches account, pwede nyo na itong kalkalin at pag-aralan yung mga bagay-bagay para gumaling kayo sa pag-cheches. Halimbawa dito, analysis. Pag sinabing analysis, from the word itself, mag-analyze ka. Okay. Meron ditong Stockfish 14. Okay. Pag ginugol mo yan, sino ba si Stockfish 14? Ano ba yung rating niya? Okay, what is Stockfish 14? According to computer rating list, Stockfish 14 rating is LO 3549. Okay? So, meron tayo ditong machine na pwedeng tumulong sa atin na maghanap ng candidate moves. Aayusin nyo lang yan dito. Pag bago kasi account nyo, dito sa multiple lines is naka-1 lang yan. Baka naka, yan, naka-1 lang yan o kaya 2. Ngayon, ayusin nyo yan to 5. At bibigyan kayo niyan, pag pinatay niyan, binuksan niyo ulit, bibigyan kayo niyan ulit ng candidate moves na hanggang 5. Okay, refresh lang natin. Ayan, limang candidate moves. Ibig sabihin, may E4. Kapag E4, sorry, E4 player ka, tutulungan ka niya sa E4. Kapag D4 ang first move mo, tutulungan ka rin niya sa D4. Kapag knight F3, pwede ka rin niyang tulungan. C4, pwede ka rin niyang tulungan. E3, pwede ka rin niyang tulungan. So, napaka-importante na bubuksan niyo tong engine. Ito ginagamit for analysis. Huwag nyo itong gagamitin kapag ka naglalaro kayo para manalo lang sa mga kalaban nyo. Bakit? Kasi nadedetect din ni leeches kapag gumagamit kayo ng engine, mababan yung account nyo. Nasa rules and regulations yan na kapag kayo ay naglaro, bawal kayo gumamit ng engine. So, subo ko ako maglaro. Then after, I will do analysis para makita nyo. Ayan. Okay, malakas ng laban ko, 21. Knight before the bishop. Okay. So, bakit ang bilis namin tumira? Kasi, abisado na namin yung opening. Kasi ang opening talaga kasi pinag-aaralan yan. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano mag-aral ng opening. Para lahat ng tirada nyo ay precise. Pero kung B1, may bishop D3. Meron siyang weakness dito. F3. Not bad. So kapag kabisado nyo kasi ang opening, bibilis kayo sa pagtira. Pag hindi kayo mabilis siyempre sa opening, yun nga, ang magiging problema dito, tatagal kayo mag-isip. Sa mga beginners, siyempre, hindi nyo pa kaya yung ganito kabilis. Pero as you grow, sa pag-chess ay bibilis din kayo. Okay. Medyo matagal siyang tumira, no? So, sir, bakit po may clock? Kapag naubos po kasi ang clock ng inyong mga kalaban, na-share screen naman ako, di ba? Kita nyo naman siguro. Hindi. Baka hindi naman ako naka-share screen. Ayan. Na-share screen naman siguro. Pag naubos tong timer na to, talo na siya. So, ayaw niya talagang tumira. Nababagala na ako sa kanya, no?
May weakness siya dito. Etong weakness. Ito weakness din. Wala na, yun ito mira na kay visit naman. Pandemo pa naman natin siya. Hirapan siya. Wala pa naman. Ang daming pwedeng itira. Hindi siya magtumira north dito. Pwede siyang tumira ng queen dito. Wala na. Nakakatamad tuloy. Bale. Ayaw na tumira, di ba? Dito, balik niya yung knight. Pwede rin. Pwede rin dito mag-knight. Ayaw nang tumira, nakakainis. Fifty seconds, ayaw tumira nung kalaban. Taas pa naman ang rating niya. 2173 rating. Rating in chess is nasa na yan. Hindi pa rin tumitira. 3, 2, 1. Okay. So yun, madadagdagan ka kapag nanalo ka at pag nabawasan ka. Babawasan ka syempre pag natalo ka. Analysis. Okay. It's a form of analysis para may perfect nyo yung game nyo. So, kung naiintindihan nyo na tong algebraic notation, kung bakit may d4. Okay. d4, e6. Ayan yung tira niya, e6. Knight f3 tira ko. Yung knight pumunta sa f3, kaya naging knight f3. Tumira ng d5. Yung pawn, kaya napunta sa d5. Bishop pupunta ng f4, kaya naging bishop f4. Knight f6, yung knight pumunta dito sa square ng f6, kaya yan naging knight f6. e3, pawn yan, kaya naging pawn e3 yan. So, paano po ba malaman kung tama po yung tira namin? Okay, pupunta kayo dito sa master's database. Kung gusto nyo maging master, dapat ang tira nyo naka-database o nakasunod sa tira ng mga master. Katulad ng tira ko D4, second candidate na ginagamit ng mga master ang D4. Pinakamaraming gumagamit na master is E4. Okay, E6. I played knight F3, another second candidate move. And then I played bishop F4. Ayun, bishop F4. Pangatlong candidate move. Kapag tumira ka, limbawa dito ng A3, tapos wala dun sa candidate, oba, nandun din, may nag-A3 din. Pero, nakikita nyo to, may percentage. Ano kaya ibig sabihin nito, guys? Meron ba kayong idea sa mga nandito para may kausap naman ako? Ayan. Sige, Clarence. Yung ano po, yung, kung ilan po yung gumaga, kung ilan po yung gumagamit nung move na po na yun? Okay. Okay yung... Okay, etong number of games, ito yung tamang idea mo. Kung ilan po yung gumamit nun. So, pag nag C4, ito yung gaano karami, number of games na gumamit ng C4. Pero meron ditong nakalagay 35%, 44%, at may 21%. So, ganito yan. Pag nakita nyo yung white, ayan, white, 35%, ibig sabihin yan, 35% winning percentage kapag nag C4 ka. Papansinin mo yung knight C3. Nandito yun. Ayun o, knight C3. May 50% winning percentage kapag ang tinira mo is knight C3. Ang problema lang, konti lang yung mga masters na tumira nun. Konti lang yung nagtitiwala. Dito, 35% ang winning, pero 4,000 masters ang nagtitiwala sa C4. Okay? So, it depends on you kung kanino ka maniniwala. Wait lang. May kumakatok. Okay. Ngayon, so, ang tinira ko dito ay Bishop F4.
So 604 masters ang nagtitiwala with 33% winning rate. Etong gray. Ayan, kung titingnan nyo to, ano ibig sabihin ng gray? Nakakita na ba kayo ng idea kung ano yung gray? Yes, sabi ni ano, draw, ni Boutin at ni Inover. Draw. At yung black is percentage ng winning ng black. Kapag pala nag-knight b dito ka, halimbawa white ka, nag-knight b dito ka, tumira ka ng knight b dito, 36% of the time sa laro ng mga masters, panalo ang itim. So you need to make sure na titira ka ng pinaka precise o maganda yung percentage ng panalo ng puti. Okay? So, dalawang beses nating chine-check yan. Ganito ako mag-check ng tira. Ang tira ko dito is Bishop F4, third candidate move, at nasa candidate ba yon ng strongest engine on the planet? Okay, nasa second candidate ng strongest engine, which is Bishop F4. Ibig sabihin, yung tira ko hindi mali. Kapag ka, di ba ang dami nitong candidate moves? Napapansin nyo, itong pinakursor ko pababa, ang dami. Lahat yan, pwedeng itira ng tao. Kaso nga lang, yung strongest engine on the planet is lima lang yung pinapayagan na candidate move. Minsan nga, kapag wala sa lima, minsan tatlo na lang yung candidate, minsan dalawa na lang yung candidate, zinizip niya. So, ganun yung algorithm, ganun yung system ng paglalaro. Kung gusto nyo lumakas, i-delete nyo yung mga bagay na hindi accurate. Kasi hindi na tayo yung traditional playing of chess. Ngayon, ang mga tao, patalino ng patalino. So, dahil sa mga ganitong website, computer, yun, talagang lumalakas ang tao. Naintindihan nyo ba? Meron bang gustong mag-share ng thoughts kung naintindihan yung sinasabi ko? Sige nga. Bakit ko ginagawa itong chine-check at chine-check to para wala tayong nai-skip? Boutin? Alfred, nandiyan ka pa ba? Sige po, mag-ano po, magsalita po. Sige, share your thoughts. Bakit kailangan natin maging precise? Ano ba yung, ano? Ano ba yung tinuturo ko sa inyo ngayon? Sige na po. Wala, walang gusto magsalita. Hindi, parang wala kayong naiintindihan yan. Sige, si Aranzado. Para po tumaas yung win rate po sa chess, kaya po chinecheck. Yun. Para tumaas yung win rate nyo, hindi kayo nanguhula. Okay? Para hindi kayo nanguhula. It's a form of mathematics kung magaling kayo sa math. It's a form of mathematics. Pero ako, hindi ako magaling sa math. Ang problema ko lang, hindi ko problema eh, no? Ang talent ko lang, masipag ako maglaro. Yung pagsipag ko sa paglalaro, nami-memorize ko siya. Kasi halimbawa, kapag katapos nitong laban na to, aral ulit, aral ulit. Sa araw-araw kong ginagawa, hindi ko na siya, ano, hindi ko na siya totally mini-memorize. Kusa ko na siyang naiintindihan. Okay, halimbawa yun, Bishop F4. Nasa candidate moves yung Bishop F4. Tumira yung kalaban ko ng Knight F6. Anong pinaka-candidate move ko? E3, E3, at meron din siyang E3. Okay, so nagkakasundo kami, Bishop D6. Ang tinira ko, Bishop G3. Tira ng mga master, Bishop G3. Tira ni Stockfish, Bishop G3. Ibig sabihin, mataas yung percentage ko na hindi ako matalo. C3, tinira ko C3, best move niya C3, may best move siya ditong C3. Capture, wala na sa database. Ngayon, pag wala na sa database, wala nang tumira nito sa mga master. Pero,
Pag lumipat ka sa Lichess database, ibig sabihin yung database ng Lichess, itong pinaglalaruan mo, meron 304 o 45 na same position at ang napakataas ng win rate kapag nag e takes d4 ka. Kumain ka dito. May 57. At may mas mataas na percentage na c takes d4 pag dito ka kumain. Okay. Pinili ko itong nasa itaas, which is mas maraming tao ang nag-trusted. And then, ayun din siya top 1 candidate. Okay? So, knight c6. Tumira ako ng bishop b5. May bishop b5 which is hindi na masyadong mataas ang win rate. At wala na dito sa candidate move. So, anong dapat kong i-improve? Anong dapat kong gawin ngayon? Mamimili ako sa mataas ang percentage which is knight bd2. Bishop e2 or bishop d3. So dito knight bd2 pasok, bishop e2 pasok, bishop d3 pasok. So ang feeling ko magde-develop ako ng knight bd2. Okay. Ngayon ang gagawin ko after knight bd2, hindi ko na to aaralin yung mga kasunod. Bakit? Ang isusulat ko lang mula ito dito. Gagawa, meron kasi akong chess notebook. Ngayon, isusulat ko ito. 8 move, knight bd2. Mula 1 move, first move, hanggang ano yan, ang white tira ng white tira ng black. So, magiging ganito itsura niya. Wait lang. Share moves. Halimbawa ito, nakaka-copy ba? Hanggang dito. Halimbawa, kinopy ko siya. Tapos, halimbawa sa Facebook na lang. Lalagay kong ganyan. Isusulat ko lang siya ng by ano, control Z. So, Word. Nasaan ba ang Word? Hanganap tayo ng Word format. Para Word. May lumabas ng Word ah. W-O-R. Okay. Ayaw mo lumabas niyan. Dito tayo magano. Okay. Halimbawa, chess club. Wala pa akong word format dito na nakalagay. Sa natin. Ito, halimbawa, Vilya. Sample lang naman to. Kung naka-share screen pa rin ba kita? Antay lang tayo dyan. Balik tayo sa Lichess. Ito kasi yung mga moves. Nasa na yung mga moves na yun. Rook e1. Knight e5. Knight bd2. Number 8 move, knight bd2. Tingnan nga natin. Halimbawa, sirain natin to. Control B. Pangit. Hindi ganyan yung gusto kong ipakita. Ito na lang yung copy natin. Copy. Tapos paste. Halimbawa, ganyan. Okay. Tapos, hindi naman to mga importante itong mga to. Tatanggalin ko na to. Okay. And then yung pang 8 move, hindi bishop b5. Buburahin ko na yung lahat. Gagawin ko knight bd2. Ayan. Tapos anong gagawin ko ngayon? Kapag na-save ko na yan, knight bd2, ayan. Kukuha na lang ako ng soft copy. Ayan. And then, ipiprint out ko siya. Isang, ano yan, isang pattern yan. Marami naman akong pattern. O kaya gagawa ko ng ganito. Play, sorry, learn, study. Gusto ko gagawa kayo ng ganito study. Kaya ako ito nire-record kasi, ayan. Emmanuel Villa study for one. Okay? Hindi ko siya ipapublic kasi only invited lang. Okay? And then start. And then create chapter. Chapter 1,
Okay. So D4, D5. I-re-remember ko yon. Ganito yung nangyari. Ganyan yung nangyari. Ganito yung nangyari. C5, C3, Knight C6. Tapos, anong ginawa ko? Bishop B5. Okay. Pang ilan move yung Bishop B5? 7. Dapat diba pang 8 yun? Ano ba nangyari dun sa laban ko? Wait lang. Open new tab para sigurado tayo. Turuan ko lang kayo kung paano maging precise. Okay. So, tingnan nga natin ano nangyari. 1. Ah, nag E6. Bishop D6, C5. Kinain kagad. So, ulitin natin dito. Bishop G3. C5. C3, kinain kagad. C3, mali na to. Delete from here. C5. Kinain kagad. Kinain ko dito. Okay, babalik ako doon. Knight C6, Bishop B5. Pagka Knight C6, ang tamang tira pala, Knight BD2. So, yan na yung study 1. Hanggang matapos yan. Okay, chapter 2 na. Starting position. Okay, tapos, okay na yun. Chapter 1 na yun. Maglalaro ka na lang ulit. Ngayon, kapag in-next mo yan, ano ba yung chapter 1 ko para may reviewer ako? Ano ba yung saan ba ako may mali sa opening? Hanggang sa dumating yung time na na-perfect mo na yung opening. Step by step. Hanggang sa dumating yung time na parang master na kayo tumira. Kasi nga, accurate na kayo through computer. Naintindihan ba? Okay. So, how to create study? Pupunta kayo dito sa learn, study. Yan, ulitin ko lang. Pipindutin nyo itong kulay green. Create study. Tapos, halimbawa naman, Emmanuel Villa study for black. Pag black naman ako. Okay? Yung invite only lang. Start. Ito yung starting position. Okay? And then, create. So, may lilista nyo digitally yung games nyo. Okay? Ngayon naman, paano nyo mababalikan yan? Halimbawa, nag-log out kayo. Log out natin. Profile. Halimbawa, yan, nag-sign out ako. Okay, wala na. Nag-sign out na ako. Yan, nag-sign in ako ulit. Saan ko yung makikita, sir? Punta ka lang sa, yun nga, studies. And then, hindi ka na pupunta dito. Dito ka na sa My Studies. And then, ayun na, nakalock. Emmanuel Villa Study for Black. Emmanuel Villa Study for White. Okay? So, nire-record ko to para in case na gusto nyo siyang panoorin ulit, ay mapanood nyo siya, di ba? Okay. So, ngayon naman, limbawa, learn. Eto, punta kayo dito, chess basics. Okay. So, halimbawa, beginner na beginner ka pa, isa-isahin mo to. Paano ba tumira yung rook? Paano ba tumira yung bishop? Paano ba tumira yung king? Paano ba tumira ang pawn? Paano ba tumira ang knight? Paano ba tumira ang queen? Paano ba mag-capture? Paano ba pumrotekta? Eh, syempre, intermediate ka na siguro. Okay. Pag natapos mo yung lahat dahil beginner na beginner ka, good job. Ngayon, ang next step mo na gagawin, punta ka dito sa puzzle streak. Ano po yung puzzle streak? Hindi po to hihinto hanggang sa hindi ka nagkakamali. Kahit umabot ka pa ng 500 to 1,000 puzzle, hindi po yan hihinto hanggang sa hindi ka nagkakamali. So, halimbawa, puzzle dashboard ko, gano'n ba kataas ang puzzle ko? Puzzle history. Wait lang. Sa profile ata nakikita yun. Meron akong estudyante, sabi niya, coach, nakaano ako eh. Naka, eto, pinakamarami ko, 51 streak. Hindi ako nagkamali.
sa loob ng 51 streak. Nasunod-sunod na puzzle, hindi ako nagkamali. Sabi niya, "Coach, naka 100 streak ako." Eh, sa simpleng puzzle lang, hindi niya masolve. So sabi, "Paano ko naka 100 streak? Ako nga pinaka mataas ko lang 51. So ano nangyari? Bakit yung simpleng puzzle sa laban mo hindi mo makita?" "Ah, coach, kasi inedit ko yun eh, para magmukhang 100. So, sabi ko yun lang. Ay, sa lahat ng pagkakataon, huwag niyong lolokohin yung sarili niyo. Kasi pag niloko niyo yung sarili niyo, kaya niyo nang lokohin kahit sino. Wala na kayong sarili niyo nga niloloko niyo. Diba? So, ito, halimbawa yan. O, ano kaya ang pwedeng tira dito? Pag kinain ko to, persado siya. Pag tumira ako dito, check. Yung king, kain ko yung knight. No, sige, good. Tingin ko okay. Dito. Ay. O, ayan. Hindi yan ihinto hanggang sa hindi ka magkamali. Isang mali mo lang, back to zero ka. Okay. And then pupunta dun sa history mo no, kung ilan yung pinakamataas mong puzzle streak. Tulad yan. Lalagay ko dito yung queen para ma-check ko siya. Pupunta dito yan. Kakainin ko to. Babalik siya dito. Kakainin ko yung knight. Kakainin ko ng knight yung pawn. Mamamatay na kasunod. Oh. Yan. Bakit nyo kailangan magpuzzle? Sige nga. Any idea? Bakit ko kayo pinagpapuzzle? Sinong gusto magsalita? Elisha, bravo. Bakit importante? Nakikita nyo ba ang kahalagaan ng araw-araw na pagpapuzzle? Para po ma-improve yung tactics. Yes. Para ma-improve yung tactics, sabi ni Boating. Kasi, dito ka mananalo eh. Ito yung mga winning move. Ayan, winning move yan. Hindi niya pwedeng kainin kasi yung king niya nandito kanina. Open check. Bawal po yun. Bawal kang kumapture sa chess kapag ang king mo is in danger. So, kakain ako dito. And then, puzzle solved. Bakit sinolve na nung puzzle yon, nung program yon, kahit na hindi ko pa talaga siya na-checkmate? Kasi understood na ng program na alam mo yung sagot. Katulad nito, kakainin ko lang to. Wala siyang ibang pupuntahan. And then, lalagay ko yung queen dito. Pag nilagay ko yung queen dito, sakop ko yan, sakop ko to. Walang ibang pupunta ng hari, checkmate. Okay. Pag ito ba kinain ko? Kakainin ko to. Kakainin niya. Push ako dito, talo ako. So, parang pag inuna ko to. Yun, malaking problema yun. Pag inuna ko to. Mahirap niya ng depensahan. O push. Ngayon, anong gagawin nyo? Kakainin nyo ba to? O magkukuin kayo kagad? Sagot. Cyprus, any idea? Roby. Sige, salita lang. Huwag maya. Okay. So, ang gagawin ko, yes, anong idea nyo? Idea ko po, kakainin po muna yung nung rook yung pawn sa A, tapos po tsaka po forward yung pawn para po maging clean, tapos kasi hindi po madedepensahan ng kabilang rook. Okay, I think, sabi naman ng isa, I think magpa-queen po para yung rook versus pawn endgame. Okay. Ang tamang tira ko dito, ito. Although pwede rin yun, panalo rin yun. Kaso nga lang may dalawa pang hahabulin yung rook, medyo mabagal. Ito kasi mabilis. And then queen agad. Ayan. Yes, may nag-chat ulit. Rook po muna ata din queen. Okay, good. Tulad nito, nakapin, hindi siya pwedeng gumilos. Ito, malito kasi expose yung hari. So, white to play. Feeling ko, dito tamang tira kasi expose yung hari.
Tsaka hindi makagalaw yung knight dahil nakapin sa queen. So feeling ko, doon ako, sa tagal ko na nag-chess, nagtitiwala na ako sa feeling ko. Yung feeling ko laging tama, parang mga babae yan, malakas yung feelings nila. Ayan, check. Feeling ko ito talaga. Pero meron ding candidate na pwedeng bishop kasi. Pwedeng bishop din naman. Pero feeling ko talaga queen. Ayan, queen. And then, ngayon, etong aking knight na kanina ay hindi makagalaw dahil nandito yung queen. Pwede na siyang gumalaw. Ngayon, itatalon ko siya dito para makapag-check ako doon. Ganyan po mag, ano, magplano. Okay, problem solved na. Naintindihan na ng program na nasagutan ko na siya. Okay. Ngayon, basic. Tingin ko basic. Ano, may idea ba kayo? How to get advantage? Okay, pagtira niya dito, ayan, kakainin ko lang muna to para meron akong threat sa rook. Pagkakinain niya, di ba kinain ko to, kinain niya, kain ko yung rook doon. Kapag kinain ko to, kinain niya yung rook ko, kakainin ko yung rook niya doon gamit yung bishop. Ganyan mag-compute. Kahit na anong pupuntahan, dapat lagi kang lamang. Oh, lamang pa rin. Okay, dito one move, mamamati na ako. Pero dapat mamati ko siya bago niya ako mamati. Okay, paano kaya to? Pwede ako mag-rook dito, feeling ko. Aangat siya ng hari. Pag umangat siya ng hari, wala nang kasunod. Pagka nag-check ako dito, aangat yung hari. Delikado. Kinain ko, kakainin niya. Hindi. Kapag kakinain ko, pwede siya mag-check dito. Delikado. So, hindi to pwede. Yan. Di-delete niyo yung mga tira na hindi na candidate. So, hindi na to pwede. Kasi pag kakinain dito, may check. Mate ako. Dito. Aangat. Pag angat dito, wala na akong ibang check. Okay. Pag kinain ko to, kain niya. Kasi pwersado, queen to queen. Kakainin ko, check. Aalis yung hari. Kakainin ko to. Kakainin niya. Kakainin ko yung rook. O, lamang ako dun. Ito yung pinakalinya na lamang ako. Kita nyo? Ganun mag-solve. Okay. So, bago tayo magtapos in 2 minutes, dapat na-solve ko to. Check dito. So, dito lang siya pupunta. Check ulit dito. Mate. Okay. So, that's it for today. Yan yung mga assignment nyo. Gumawa kayo ng leeches. Maglaro kayo. Gumawa kayo ng database. Yung study. At mag-puzzle kayo ng mag-puzzle. Kapag may nalimutan kayo sa mga sinabi ko, recorded to, i-upload ko sa YouTube. At pwede nyong panoorin ulit sa channel ko. Okay, that's it for today guys. Thank you very much. Goodbye. Bye po sir. Thank you po. Yo. Sige guys, goodbye. Bye po sir. Thank you po sir. Bye po.